Magandang tanghali at ito ng update natin. Dito sa binabantay natin si Tropical Storm Paeng as of the 11 AM bulletin na inisyo ng ating ahensya. Ito yung ating satellite animation na nagpapakita ng pagkilos at paglabas ng anong sentro ng bagyong si Paeng at yung mga kaulapan from the Luzon, Visayas and Mindanao ay associated na dito sa malaking sirkulasyon na dala ng bagyong si Paeng. So, ito ay huling namataan sa layong 220 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar or nasa 305 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Hindi nagbago ang kanyang lakas sa 75 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 90 kilometers per hour. Is now it ay moving west-northwest at a speed of 25 kilometers per hour. Then, nakikita natin, no, may mga pag-ulan dito sa Mindanao. Nawala na yung epekto ng shear line at sumama na yung kaulapan dito sa sirkulasyon ng bagyong si Paeng. Kaya inaasahan pa natin ng malaking chance ng pag-ulan southern Luzon down to the Mindanao area, including dito sa Metro Manila. So, ito na yung ating latest track. So, nakikita pa rin natin yung patuloy na pagsubsob nitong track ng bagyong si Paeng. At ngayon, nakikita natin na possible mag-landfall ito dito sa may Catanduanes area madaling araw ng Sabado. At ito ay babaybay ng Camarines Province as papunta rito sa area ng Quezon Aurora. So, nandun pa rin yung ating second landfall dito sa may coastal area ng between Aurora and Quezon. At sa ngayon, mas mababa yung natahakin nito dito sa Central Luzon area. Dahil dito, mas maraming parts ng Southern Tagalog region ang maapektuhan, which includes yung sa Calabar Zone, Mimaropa, and dito sa may Metro Manila area. Dahil nakita natin, sa paglabas dito rito sa may West Philippine Sea, ito ay mag-record pa rin papunta rito sa may kanluran ng extreme Northern Luzon. So, magtatagal pa ng bahagya itong ating bagyong si Paeng dito sa ating area of responsibility. Sa ngayon, nakataas na ang babala ng bagyo bilang dalawa dyan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ng Antikaw at Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Central and Southern portion ng Quezon, which includes Atimonan, Pagbilao, Padre Bugos, Agdangan, Unisan, Plaridel, Gumaca, Pitogo, Makalilon, General Luna, Catanduanes, Lopez, Calawag, Quezon, Alabat, Perez, Tagkawayan, Ginayangan, Buenavista, Mulanay, San Narciso, San Andres, San Francisco, Goa, San Jose, Tigao, this is parts na lang, regionating. Then, meron tayo sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, at ang Northeastern portion ng Leyte, which includes Tacloban City, Babatngon, San Miguel, at Barugo. Signal number 1 naman, nakataas na dito sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, nalalabi pang bahagi ng Quezon, Polillo Island, Occidental Mindoro, Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon, Calamian Island, Southeastern portion ng Tardac which includes Concepcion and La Paz, the central and southern portion ng Nueva Ecija, which includes City of Gapan, San Leonardo, Santo Domingo, Rizal, San Isidro, Laur, Zaragoza, Llanera, Aliaga, Palayan City, Gabaldon, General Mamerto, Natividad, Cabanatuan City, Quezon, San Antonio, General Tino, Santa Rosa, Pe, Jaen, Licap, Bungabon, Cabiao, at Talavera. At sa southern portion ng Aurora, which includes Dingalan, San Luis, Maria Aurora, at Baler. Signal number 1 pa rin dyan sa nalalaming bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Guimaras, Aklan, Capiz, northern and central portion ng Cebu, including Bantayan and Camotes Island, and also doon Bantayan, Medellin, San Remigio, Tabogon, City of Bogo, Borbon, Tabuelan, Sogod, Catmon, Tuburan, Carmen, Danau City, Asturias, Balamban, Compostela, Liloan, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Toledo City, Talisay City, Naga City, Pinamungan, Minlanilia,
Alagusan, San Fernando, Karkar, Barili, Simbonga, Dumanhog, Argao, Alcantara, Mualbual, Ronda, Badian, Dalagete, Lapu-Lapu City, at dyan sa May Cordoba. Nakataas din ang signal number 1 sa northern and southern portion of Negros Occidental, which includes Sagay City, Cadiz City, Escalante City, Manapla, Enrique B. Magalona, Victoria City, Silay City, Talisay City, Murcia, Bacolod City, Bago City, Pulupandan, Valladolid, La Carlota City, La Castellana, San Enrique, Ponteverde, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, San Carlos City, Salvador Benedicto, Calatabra, Toboso, Binalbagan, at Himalayan City. Sa northern portion of Negros Occidental, which includes city of Gihungan, Valle Hermoso, Canlaon City, La Libertad, Himalalud, Tayasan. The northern and southern portion of Iloilo, which includes Calinog, New Lucena, Maasin, Estancia, Batad, Oton, Concepcion, Pavia, Duelas, Balasan, Barotac Nuevo, Ahoy, Iloilo City, Anilao, San Dionisio, San Miguel, Minas, Santa Barbara, Barotac Viejo, Leganes, Carles, Dingle, Zaraga, Bingawan, Kabatuan, Alimodian, Dumanga, San Rafael, San Enrique, Badiangan, Banate, City of Pasi, Pototan, Lambunao, Lemery, Sara, Haluin Leon, Tigbawan, Tubungan, Ibaras, at Gimbal. At nakataas din sa Mindanao area, dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama ng Siargao at Bukas Grande, at dyan sa northern portion ng Surigao del Sur, which includes Carrascal, Cantillan, Madrid, Carmen, Lanusa, Cortes, City of Tandag, Bayabas, Tago, at Cagwait, at sa northern portion ng Agusan del Norte, which includes Quicharao, Habonga, at Santiago. Pagdating naman sa dami ng ulan, inaasahan natin ngayong araw hanggang bukas ng madaling araw, meron tayong heavy to intense wind at times torrential dyan sa Kabikulan at Eastern Visayas. Moderate to heavy wind at times intense rain sa Quezon, Mimaropa, Caraga, sa Buanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao at nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Light to moderate with the times heavy rains naman sa Metro Manila, Mainland Cagayan Valley, Aurora, and the rest of Calabarzon at Mindanao area. Tomorrow morning through Sunday morning, ito na yung ating crucial. Magkakaroon tayo ng heavy to intense with at times torrential dyan sa Calabarzon, Bicol Region, Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Moderate to heavy with at times intense rain sa Metro Manila, Mainland Cagayan Valley, Cordillera, Western Visayas, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces, and the rest of Central Luzon. Light to moderate with at times heavy rains over Zamboanga Peninsula and the rest of Luzon and Visayas. Pagdating naman sa severe winds, dahil nga doon sa scenario natin na severe tropical storm na lamang, ang pinakamataas na pwedeng itaas na signal ay hanggang signal number 3. Tapos meron pa rin tayong inaasang storm surge na pwedeng umabot ng 2 metro na makakaapekto sa coastal communities ng eastern portion ng Aurora, eastern portion ng Quezon kasama ng Polillo Island, Catanduanes, Albay, Camarines Norte, and the northern and eastern portion ng Camarines Sur. At sa gale warning natin, still nakataas yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Aurora, northern and eastern coast of Quezon kasama ng Polillo Island, Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, Catanduanes, the eastern coast of Albay and Sorsogon, northern Samar, eastern Samar, eastern coast of Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Island, eastern coast of Dinagat Island, Surigao del Sur, at ang eastern coast ng Davao Oriental. Kaya patuloy pa rin ang ating pakiusap sa ating mga kababayan, mga isda, at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag mo nang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin may inaasahan tayo na malalaking pag-alon. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat.